Nasira ang bahagi ng tanggapan ng COMELEC sa North Cotabato matapos magkaroon ng pagsabog doon kaninang madaling araw. Wala namang nasaktan sa insidente. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, isang pagsabog nga nangyari sa COMELEC office. Ito yan sa likod ng Kabakan Municipal Hall dito sa North Cotabato. At dahil nga Rafi, madaling araw naman nangyari pagsabog ay wala naman na italang sugatan o nasawi sa nasabing insidente. Pero nabutas ang bubong ng COMELEC at nawasak ang kisame kung saan dumaan ang pinaniniwalaang high explosive round na 40mm ng isang M203 grenade launcher. Natamaan din ng shrapnel ang mga salamin ng tanggapan. Ayon kay Gideon Falsis, ang OIC election officer ng Kabakan, wala silang alam na kaaway nila. Maaring hindi naman daw sila ang target nito. Tuloy ang trabaho ng COMELEC sa kabila ng nangyari. Ayon naman kay Chief Inspector Jordan Mariboho, ang hepe ng Kabakan PNP, hindi pa nila batid kung sino ang may gawa ng pagpapasabog. Pero mobile daw ang mga ito at nakasakay lamang ng motorsiklo. Rafi, nitong Biyernes ng gabi, isang bala din ng grenade launcher ang sumabog. Tumama naman ito sa bubong ng bahay ng isang CAF group na si Eddie Antolin. Sugatan si Antolin sa insidente, pati na ang kanyang 9 taong gulang na anak na si Ezekiel at mga biyena na sina Benjamin at Lucena Ferrer. Ligtas na sa kapahamakan ng 4 na biktima. Nasa 150 meters lamang ang bahay ni Antolin mula rito sa ating kinaroroonan ng munisipyo. Maaring sa munisipyo rin daw ang direksyon ng pagpapasabog, pero minalas na sa bahay ito ni Antolin sumabog. Samantala, Rafi, 3 bomba naman ang na-recover ng mga tauhan ng bomb squad ng Cotabato City Police kanina maghahating gabi sa Malagapas dump site sa Cotabato City. Ang mga bomba na kinabibilangan ng isang 81mm at 2 60mm mortar shell ay na-recover matapos ipagbigay alam ng mga bata naghahalukay ng basura sa mga gwardya ng Cotabato City Hall. Hindi kalayuan sa likod ng City Hall ang nasabing dump site. Habang nangangalakal ng basura ay napansin ng mga bata ang isang bag. At nang buksan nila ito ay nakakita sila ng plastic bag na may mga bagay na nakabalot ng packaging tape. 3 cellphone din na may mga wire ang kasama sa nasabing sedan, kaya natakot ang mga bata at inireport nila sa gwardiya ang kanilang nakita. May blasting cap din daw ang mga bomba pero hindi pa ito fully assembled. Hindi pa alam sa ngayon kung may kaugnayan ba ang mga insidenteng ito sa mga nangyaring sunod-sunod na pagpapasabog ng bomba sa Cotabato City at sa mga katabing probinsya nito na Maguindanao at dito nga sa North Cotabato. Sa ngayon, Rafi, ay patuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya at militar sa nasabing insidente upang alamin kung sino may gawa ng pagpapasabog. Rafi? Iyan yung Kabakan ba'y kasama na sa mga nakakatanggap ng pagubanta tulad ng Cotabato City? Rafi, alam mo dito sa Kabakan, ano, tulad nga nung nabanggit ko kanina, ay may nangyari na nga na pagpapasabog ng 40mm ano, nung nakarang araw yan. Ano, Rafi, ang mga tao dito ay talaga namang naka-red alert na rin, ano, kasama ng mga sundalo at mga pulis dahil nga may mga info rin sila, ano, na maaaring mag-spill over sa area na to, yung kaguluhan, dahil hindi naman, Rafi, kalayuan dito yung Midsaya kung saan nagkaroon ng pagpapasabog nung nakaraang linggo at yung gulo sa Pikit at sa Alyosan na kinasasangkutan naman ng BIFF ay halos sa 30 minutes away lang mula rito. Kaya talagang, Rafi, naka-alert na ang mga pulis dito at ang mga sundalo. Pero ang ginagawa daw nito, mga lawless elements na nagpasabog dito sa Kabakan ay maaring nakasakay sila ng motorsiklo at ipuputok nila yung M203 grenade launcher patungo sa direksyon ng munisipyo. Kaya nagkakaroon ng mga pagsabog dito, Rafi. Okay, maraming salamat, Ian Cruz.